Ayan mga boss, welcome back at ito pasensya na sa mga nagpapa-shoutout. Hindi ko naasikaso gawa ng masyadong busy tayo ngayon mga boss. So may gagawan tayo ng video ngayon itong Universe yung brand niya, Bluetooth na rin, parametric car equalizer. Yan. Sa volume, feeder, volume, tapos bass, mid bass, mid high at saka high. Maganda to. Ito yung output niya. Yan yung output niya sa RL, yan. Sa front ganun din, sa sub pala to, front, rear at saka input auxiliary. Yung input niya. Tapos USB at saka Bluetooth. Ayun, ano ba sa. Ang problema nito, sabi ng mayari, walang display pero may ilaw tong ano. May ilaw daw yung tawag dito. Teka lang, i-try natin ano. I-try natin testing. Kuha lang ako ng wire na gagamitin dito mga boss. Ito meron tayong 12 volts na adapter. Itong gagamitin muna natin. I-test lang natin doon. So lagay ito yung pinaka-ground niya kasi ayan oh, ground. So sa labas. Tapos isusok-sok lang natin 'to dito sa gitna. Ayan. So umiilaw na nga siya. Wala nga ang display. So buksan natin 'to mga boss. Saan ba? Dito muna sa taas. Okay. Yan yung laman niya, sariwa pa oh. Pero nakapagtataka ba't wala ano? Malamang walang power tong ano. Ito yung regulator ng ano. Diretso na tayo dito mama. Magbo-voltage checking tayo dito. 7805 tapos ano ba 'to? Yan ang agad ang i-check natin kung may pumapasok na supply. Kunin lang natin yung tester natin. Then, paano nga ba diskarte dito sa ano natin? Kasi ano, siguro i-tape muna natin to. Mga boss. I-tape na lang siguro muna natin. O kaya i-cable tie ko na lang. Cable tie ko na lang. Yung pinaka-ground. Kasi hindi naman pwedeng hawakan natin to habang nag tawag dito. Dito ang pwedeng hawakan natin habang nagbo-voltage checking tayo. Lang. Nako po. Barado pa yung ano. Yan, okay. Yan, okay. Then, i-gano natin. Kita niyo. Tingnan natin kung uubra yung technique natin. Okay, ayan. Umilaw nga siya. Check natin ngayon tong ano. Regulator kung may supply, wala. Kung mapapansin nyo, wala siyang supply dito pa lang sa ano, wala na siyang pumasok, wala nang nakarating dito ng supply. So iti-trace back natin to papunta dito, saglit lang ha. So mga boss, ito na kalas ko na yung ano, kinalas natin para ma-trace back natin kung saan ang pinaka problema nito. Kasi kaya siya walang display dito, hindi umiilaw. Walang pumapasok na supply dito sa regulator na to na SMD na 7805. So tiningnan natin yung input niya papunta dito to sa pin na to. Ayan. So tiningnan natin pababa, ayun, pababa hanggang dito. Hanggang dito sa resistor na to. Itong resistor na to
na-check ko good naman, tapos umatas pa ako, binakta ko dito yung ano, papunta dito yan. Dumaan ng coil, tapos padaan ng coil, capacitor, saka diode. Tinister ko tong linya, wala namang shorted dito. Kasi kung may shorted, pwede rin na walang supply. Kasi magdadrop ang supply. Ayan o. Nagbabase pero hindi siya base na ano. Yan. So wala. Posibleng may ano, may problema dito. Atas tayo dito sa part na to. Atas tayo dito. Kasi yung diode, good naman yan. Yung pinaka supply niya galing dito sa coil na to. Good naman tong diode na to. Kailangan ayusin natin. Baka, uy, baka ang shorted nga diode ah. Try nga natin. Uy. Iba, yung iba nga. Check natin. Okay, good. Ito. Uy, mukhang shorted. Uy, shorted ba? O hindi. Ay, hindi. Nagbabase lang. Pag naka-forward, ayun, nawawala naman. Kasi kung tuloy-tuloy na ano, ganyan, shorted talaga. So, good naman tong ano na to. Gawin natin yan, ano. Mag-voltage checking tayo dito. I-check natin itong. I-check natin yung diode na yan. Ibalik ko lang yung supply. Tapos, kabit natin. Ayan. Then, ano ba? Range na natin yung ano sa DC volts. Yan, nasa DC. Check upin natin to kung may mga out dito. Pag ni isa walang out dyan, atlas tayo dito. Yan. Okay. Wala, tama ba? Wala. Negative, wala. Positive, wala. Okay. So, ipapaliwadag ko lang. Tinanggal ko na. Natanggal na yung ano. Ipapaliwanag ko lang bakit kailangan niya pa ng ganitong design na power supply, parang inverter type. Yung input kasi natin is plain na ano, na single supply, 0 or 0 or 0 12 o ground 12. Ngayon itong pinaka ano, mga IC niya kailangan ng split supply, yung negative 12 at saka positive 12. Para ma-convert 'yon, gumawa sila ng regulator ganito, parang inverter na ito 'yon. Ito yung mga output niya. Output siya na para sa USB, tapos ito na yung output ng negative at saka positive, positive supply. Yan. Papunta na yan doon sa mga IC na yan at saka ito. So dito tayo magpo-focus, baka may leakage dyan o ano. Then i-check din natin yung remote. Kasi dito sa ano, may remote dyan. Pag hindi rin gumana yung papunta sa remote, pwede rin hindi gumana ang power supply. So dito tayo sa likod. Yan, sa likod tayo. Yan, paano ba yan? Ganyan. Tapos, titiste rin natin tong itong supply dito. Dito kung may papunta dito sa coil at saka sa transistor din. Pag wala, isa-isahin natin yung transistor na yan. No? Voltage checking muna tayo. Baka mahuli din natin. Tamaan ang tsamba. So, nasa dulo yung ground. Ay, tika lang. Ito yung ground, ito. Yan, tapos tingnan natin yan. Yan, 11. Yan, 11.9. Dapat dito meron din 11. Up. Yan, meron naman, tatawid. Yan, meron, tatawid pa, meron. Tatawid, meron. Tapos ito naman, papunta dito, meron. Meron pa, hanggang dito. Meron. So checkin natin dyan, baka may nag-leaking dyan na transistor o sira na, alamin natin yan mga boss. Balitaan ko kayo mamaya. Ayan mga boss, so bali yung ano pala kanina, yung ano, naputol tayo yung video kanina kasi yung panghinang ko hindi pa nakasaksak, pinainit ko pa. At tinanggal ko na para diretso na tayo sa pagtitest ng transistor. Ang una lang natin dito, tinignan agad ay yung ano, mga transistor yan. Yan. Saka ito. Yung mga resistor ng mga SIM, mukhang good pa. Yung diode naman, mukhang good pa naman yan. Sa tansya ko lang ha. Pero try nga natin i-tester. Dala tayo ng analog. Ayan. Okay pa naman. Itong isa. Okay.
baliktarin natin. Okay. Itong isa okay. Okay naman ito resistor na malaki. 220 ohms kaya ang palo maliit lang. Naka-range tayo sa times 1. So itabi muna natin to. Ito focus tayo sa tatlong transistor. Tensya ko dito lang ang sira nito. O kung may sira pang iba na ko, hanapin pa natin yan. Unahin natin, ay ilagay natin dito sa ano. Yan, para madali tayo. Para focus lang sa tester tayo. Yan. Dito tayo sa isa. Yan. Yan, okay. So, matik yung black niya, base. Malamang ano to, NPN. So, ay number niya IC. Yan. Ah, hirap naman i-focus. Problema sa ano. Kailangan may malapad ka pang ano. Ayan, yung si 2655 itong isa. Aha. Uh-huh. 2655 din itong isa. Ayan. 669A. Okay. So dito muna tayo sa dalawang maliit. Puro siya ano, puro siya NPN. Okay. Baliktarin natin. Okay, yung base niya ito. Ay, tabo pala no. Ulit. Ayan. Collector, emitter. Okay, good siya. Kabila naman. Kabila naman. Dead kasi ng transistor mga boss. Okay, good naman tong dalawang maliit. Wala namang shorted. Itong isa naman. Wala pa, nagdikit lang yung rod ko. Wala. Wala. Baliktarin natin. Wala. Mukhang open na to mga boss ah. Open. So itong isa sa malaking transistor open na siya. Kahit anong pa ano tester ko wala talagang palo. Wala. Wala talaga. So sira yung isang transistor. Hanap lang ako niyan tapos ibalik ko yung ano. Cut ko na muna uli. Pero ilagay ko na muna dito yung ano. Aminan na natin. Inang na lang natin para mamaya. Maghahanap ako eh. Kailangan naman ituloy-tuloy natin yung video. Inang na muna natin tuloy itong ano. Yung mga ayos. Na dito lang ang sira. So teka lang mga boss, maghanap muna tayo ng ano ng pangpalit dito. Okay mga boss, may nakuha tayo bago. Meron pa pala akong stock. Ayan. 669A. Okay, dito tayo testerin natin. Pag-compare natin mga boss. Ano to? D. Ayan. Okay. Nasa kanang side yung base niya. Ayan. Sa kanya, wala. Oh. 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 Okay. Tayo niya na yung kaibahan. So, kabit natin yan. Kabit natin tong bago. Tabi muna natin tong ano. Sana nga ito lang sira. Para paminsan-minsan makatikim din tayo ng mga basic lang na trouble.
tabing yata. Cutter, cutter. Pamputol natin. Okay, tapos linisan lang natin yan ng thinner. Linisan natin ng thinner. Tika lang, asan na ba yung brush ko dito? Laki ng brush ko. Okay, malinis na. Sige nga. Sige nga, try natin kung magkakapower. Magkakapower siya. Ito yung magiging natin. Pag umilaw to, nagka-display to, matik. Matik, nakachamba tayo. Try natin. Ayun. Oh. Okay na siya mga boss. Hindi ko na kailangan sigurang i-audio test kasi okay naman yung audio niyan. Ang ginawa natin dito ay ito. So, ayos na. Paano yan? Nadali natin. Nakatikim din tayo ng mga basic lang na sira. Yan. Okay. Okay, mga boss. So, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. I-assemble ko na lang to. Then tawag dito, hindi ko na siguro iti-testing kasi good naman to at wala namang problema sa audio. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.